maraming vlogger na rin o maraming mga consultant na rin o mga consulting firm ang nagsasabi na ang Saskatchewan ay ang isa sa may pinakamalaking ambag pagdating sa tinatawag nating immigration na processes ngayong mga nakararaang taon sapagkat nag-welcome ang government of Saskatchewan ng napakaraming immigrant from here inside Canada and of course from outside Canada. Kung ba i-share ko lang sa inyo, noong mga nakararaang panahon like 5 years to 7 years ago, ang kwento sa amin ay yung mga hindi nakatanggap ng papers o nakakuha ng immigration papers from Alberta ay nagtungo dito sa Saskatchewan upang maging at least makakuha ng work permit and at the same time ay maka-apply at maging permanent resident ng Canada as a whole. So, ibig sabihin, dun pa lamang sa mga balita na yon, hindi sinabing chismis, balita na yon ay napakalaki na ng naging ambag ng government of Saskatchewan sa tinatawag nating immigration processes ng Canada. Pwede nating sabihin through provincial o kaya naman federal processes. Hello, kumusta po kayo? Anong ganap natin sa araw na ito? Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. Nagagalak po ako ng ating mga subscriber ay dumarami ng dumarami dito sa ating community at nagpapasalamat po ako ng marami sa patuloy niyong pagsuporta dito sa Rod's channel. At syempre, kung hindi ka pa subscriber, bago ka pa lang, i-click mo na yung iyong button sa ibaba upang nang sa ganon ay makapag-subscribe ka. Pwede nating i-like yung ating mga videos para na sa ganon ay malaman ko kung nagugustuhan nyo yung ating mga videos at magpatuloy pa tayo sa mga ganitong niche. At syempre, kung gusto nyo namang mag-comment down below ay pwedeng-pwede. At syempre, pwede ko itong mapusuan o makapagbigay man lang ng kaunting ideas sa pamagitan ng mga links na ibibigay ko sa inyo o kaya naman sa pamagitan ng mga maikling sagot. Pwedeng-pwede rin nating i-share ang ating mga videos upang nang sa ganon ay syempre may makaalam pa ng ating mga magandang balita patungkol o papunta dito sa Canada at makapamuhay kasama natin. Katulad mo na naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada. At kung ikaw ay napadaan lang dito sa ating channel, maraming salamat sa iyo kaibigan sapagkat hindi ka lugi na napunta ka rito sapagkat may matututunan ka sa pamagitan ng mga tinatawag nating immigration process. Although I am not a consultant, I am not an immigration lawyer and I'm not a recruitment agent. At ginagarantyahan natin na hindi tayo konektado sa anumang recruitment agency o sa gobyerno ng Canada. Isineshare lang natin ito sa pamagitan o pagmamagandang loob. At syempre, wala tayong bayad sa anumang mga ahensya, sino mang tao. At hindi tayo profesional na nagpapayo ng mga immigration or consulting process or immigration processes. Balik tayo sa ating usapan. Ang Regina, Saskatchewan na matatagpuan sa gawi o sa parte ng southern part ng Saskatchewan next to the biggest city here in Saskatchewan, syempre ay ang Saskatoon, next ang Regina. But Regina is the capital city of or the capital municipality city ng Saskatchewan na matatagpuan sa southern part, southern central part ng Saskatchewan. Nasa gitna, gawing ibaba, bahagi ng pahabang probinsya ng Saskatchewan at malapit din tayo sa US border. Katulad ng mga siguro, mga 2-3 oras nandun na tayo sa US border at pwede na tayo lumipat sa US. Pero hindi natin gagawin yan, ano? Dahil mananatili tayo dito sa Canada dahil alam natin na binabanggit ko na rin sa inyo, mahal na mahal natin ang Canada, gayon din ang Pilipinas at dito tayo mamumuhay, magpapatuloy sa ating mga pangarap. Katulad ninyo, and hopefully ay magustuhan ninyo yung mga vlog natin patungkol dito sa Saskatchewan. And syempre, pinapanalangin din natin na makarating ka dito sa Saskatchewan, to be more particular sa Regina, Saskatchewan. And speaking of that, I shout out sa mga kararating na mga kababayan natin dito sa Saskatchewan. Ang dami nila. Meron tayo sa gawin ng Melford dito sa Regina. Meron tayo dito sa may southern eastern part ng Saskatchewan. At binanggit ko na yung kanilang mga pangalan noon. So ibig sabihin, dahil sa sabihin na natin in demand yung processing dito sa Saskatchewan ay marami talaga ang kumbaga nagnanais na makarating din dito sa Saskatchewan para maging permanent resident dito sa Canada. And of course,
ay hindi naman pahuhuli yung ating mga universities and mga polytechnic colleges, katulad ng University of Saskatchewan, University of Regina, and of course the Polytechnic of Saskatchewan or SAS Poly or Saskatchewan Polytechnic, SAS Poly, SAS Polytech, kung ano man tawag nila dyan, pero usually tinatawag lang natin silang SAS Poly na nagbibigay naman ng PGWP para sa mga estudyante na nagnanais magpunta dito sa Saskatchewan. So sa mga nagtatanong po pala patungkol sa PGWP, Postgraduate Work Permit Program ng Canada, nag-o-offer ang Regina or University of Regina Polytechnic or SAS Poly. May ebidensya na tayo dyan, Ma'am Esther, kumusta ka? At tatanggap lang ng kanilang letter of acceptance sa SAS Poly at dito sila mag-aaral. Yay! Advance welcome po sa inyong lahat and welcome to Canada. Sa mga kasama mo, Ma'am Esther Barcebal and company, welcome na welcome po kayo dito. At itap nyo lamang po ako kung ano yung maipaglilingkod ko sa inyo. At kung halimbawa kailangan nyo ng apartment ay hindi po pwede dito sa bahay, magbibigay po ako ng mga links na po pwede nyo puntahan. O kung may kilala naman kayo ay well and good. So maraming salamat. At syempre pa yung binanggit na natin noong nakaraan, kararating lamang ni Kuya Larry Cuillo dito sa Regina. Gumamit siya ng syempre recruitment agency at through recommendation din siya. At nakahanap siya ng trabaho papunta dito sa Canada. Dati siyang seaman, pero tignan nyo naman sa mga seaman dyan, ano? Na naglalakas makarating dito sa Regina, Saskatchewan, may pag-asa. At sa mga kababayan natin na mga cook, mga chef na nasa Pilipinas na nagnais mapunta dito sa Canada, may pag-asa. Malaki ang pag-asa talaga. Ebidensya dito si Kuya Larry Cuillo. Nakararating lang this week at nag-enjoy sa malamig na weather ng Queen City of Regina. So ano pang hinihintay natin? Let's jump into SAS Jobs upang nasa ganon ay malaman natin yung mga iba't ibang in-demand. Pero sa particular na video na ito, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa sales and services, food and services industry ng Saskatchewan sapagkat ito yung in-demand na hinahanap ng Saskatchewan sa kasalukuyan. Sa kabuuan kasi ng immigration and job posting sites ng SAS Jobs o ng Saskatchewan at ng SIMP itself, ang sales and services ang may pinakamalaking bilang na hinahanap na trabaho dito sa Saskatchewan. Kaya kung nandito kayo sa ganitong field, good luck and God bless sa paghahanap ninyo sapagkat natupungan nyo na siguro nandito na yung inyong kumbaga magdadala. This is your stepping stone na makarating dito sa Regina, Saskatchewan. Huwag kayong aalis. Bibigyan ko kayo ng mga 5 hanggang 7 sample, siguro 5 para hindi masyadong humaba yung ating vlog upang nasa ganun yung assignment. The rest ay assignment nyo na, no? Kung minsan, makikita nyo dito sa SAS Jobs, pero ililink kayo sa job bank ng Canada. So, pwede rin yun mangyari kasi pwede inilink ng employer dito sa may SAS Jobs at pwede rin directly na inilink dito sa job bank. So, either or. Pero ang focus natin is SAS Jobs. At titignan lang natin kung paano ito inilink ng employer sa job bank upang nasa ganun mas maging wider yung inyong paghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada. So bibigyan ko kayo ng mga examples out of 9,000 plus na mga trabaho na nandito sa Saskatchewan. Although kasama na dito yung tinatawag natin regulated professions, of course, and hindi mawawala dyan yung mga may LMIA. May makikita rin kayo later on na mga trabaho na sinasabing kung hindi ka qualified dito sa Canada, we will not accept your application. Pero, you may also try. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Hindi ko mo sinabing we will not accept your application, hindi nyo na-applyan. Pwedeng sabihin naman natin na, kumbaga parang hindi tayo pwede mag-apply. Eh, malay natin, walang mag-apply, di ba? Kasi karamihan nga nandito, lalo na kapag permanent resident ka na, citizen ka na, o kaya naman dito ka na ipinanganak, hahanapin mo talaga yung high-paying job. Hindi ko naman sinasabi hindi high-paying job yun, pero you can be, use that as your stepping stone upang nasa ganun makarating ka dito sa Canada. Malay mo ito talaga yung trabaho na para sa'yo at mamahalin mong trabaho, hindi po ba? So without further ado, pag-uusap natin, papasok tayo sa ating computer, isa-isahin natin yung mga trabaho na may pinakamalaking bilang, sales and services po yan, dito sa my SAS Jobs. Let's go! So ang hahanapin lang natin, or you're going to type SAS Jobs, .ca,
Enter nyo lang yan. And then magpapakita sa inyo itong SaaS Jobs Mobile o kaya naman SaaS Jobs Result. So kung halimbawa gamit nyo ay mobile, ito ang gamitin ninyo. This one I will link down below. And this one too for a laptop or desktop or whichever naman kung nasa laptop kayo pwede nyo pindutin. So I will just click that one. And then, magpapakita agad sa inyo itong SaaS Job Search. And then, kung papansin ninyo, napakasimple ng SaaS Jobs page. At dito tayo maghahanap. As of now, mayroon silang job posting na 9,198 jobs posted in Saskatchewan today. So, ibig sabihin, ganito kalaki yung demand sa trabaho sa iba't ibang bahagi ng Canada for this day only. Siyempre, tatakbo pa yan sa mga susunod na panahon, but who knows, hindi po ba, baka madagdagan pa, o usually naman ay nadadagdagan pa yan, at magpapatuloy pa yan, ano? So, dito sa isang page natin, dito sa gawi ng, if you're facing your page, nasa gawing left ninyo, yung iba't ibang category, and kung gusto nyo naman by view, by region, ay nasa right side nyo naman, no? So, walang gaanong tabs dito, we have just the contacts, employers, center, career, search, jobs, and home. So, nandito tayo ngayon sa my home, so, yan na, kumbaga, directly na ipapakita sa inyo yung mga opportunities. So, now, we will go to sales and services. So, kung mapapansin ninyo, sa iba't ibang bahagi ng types ng occupations, ang may pinakamalaki sa lahat ay ang sales and services. Therefore, dito tayo magfo-focus at yung may mga ganitong, kumbaga, trabaho or experiences or skills, baka pagkakataon nyo na ito na makahanap ng trabaho, no? Ang pag-uusapan natin is the sales and services sa pagkasabi natin, they just posted 3,025 jobs or available jobs as of now. So, kung matatandaan ninyo, sinabi ko kanina, this is a combination of regulated professions and temporary work jobs posted dito sa SaaS Jobs. Therefore, medyo tedious yung ating paghahanap, kaya nga lang, tiyagaan lang talaga. So, without further ado, let's go to sales and services. So, kung titignan natin, may security guard dyan, security guard, that's part of service. Kung titignan natin, so tignan lang natin ha, baka pwedeng kasi na yung mga trabaho dito ay hinahanap niyo nandito lang sa Canada o kaya naman po pwedeng sa labas ng bansa, no? So, halimbawa, tignan natin, security guard ng Hashtag Energy Corporation, Swift Current ito. So, kung titignan natin, ang Hashtag Energy ay nasa Swift Current, seasonal part-time. So, kung seasonal part-time, nakita nyo ng ganyan, huwag nyo nang ituloy na hanapin sapagkat sabi natin, alam natin na po pwedeng hindi kayo mabigyan ng application for permanent residency. Alam natin yan, di po ba? Pero kung halimbawa, gusto nyo pa rin talaga na maging security guard, apply nyo yan, na-inform kayo na pwede pala ito, why not? Hindi po ba? Bakit hindi? Pero kung makakausap nyo yung employer at sasabihin nila na pwede kitang bigyan ng full-time sa trabaho na ito at bibigyan kita o apply ako ng LMIA dito sa particular na trabaho nito, why not? Hindi po ba? Kung halimbawa naman nakita nyo, maintenance service worker, pwede ako nyan, Saskatchewan Health Authority. So, usually, kapag ganito na ang nakita nyo, Saskatchewan Health, Saskatchewan Services, yung mga ganyan, medyo lampasan nyo na yan kasi yan ay government employer, kumbaga. Siyempre, ang hinahanap nila yung nandito na sa Canada. Okay, so kung titingnan natin, magpapatuloy pa tayo. Yung may mga ano dito, may mga maple leaf dito, ibig sabihin, ang legend yan ay National Job Bank o na-upload din sa National Job Bank. Halimbawa, let's go to Cook ng JMNR Enterprises LTD Saskatoon. Dalawa ang kailangan nila. Posted din yan sa National Job Bank. So, let's go. And tingnan natin. Ang wage salary ay $14.50. Sa Saskatoon ito, dalawang hinahanap at full-time. Oh, wow! So, kung titignan natin, grade 12, ibig sabihin, dapat may, kung sa Pilipinas, kung gumraduate ka before the grade to 12 program or curriculum ng Pilipinas, so, baka pwede ka dito, no? Okay, so, yan ang hinahanap nila, skills, basahin nyo na lang. And then, we will go to, ito na sinasabi ko kanina na pwede nilang i-post kasi doon sa
Job Bank. So, if we're going to that, inilink tayo papunta dito sa Job Bank. Pero ang problema natin, pagdating ng araw, sabi dito, kung minsan, nagpo-post sila ng only who are, kumbaga, na pwedeng magtrabaho dito, eligible to apply, ayun lang tatanggapin namin. Kung galing kayo ng ibang bansa, hindi namin tatanggapin. So, sabi natin, try your luck pa rin na magpasa ng application kung ganun. So far, dito sa particular na trabaho na ito, wala naman. Halimbawa, cook, verified siya ng Job Bank, nandito lahat ng information, so nandyan lahat, and then English requirement, ibig sabihin magte-exam kayo ng IELTS, o kaya ng CELPIP, whatever you want. Secondary High School Graduation Certificate, ibig sabihin, kailangan graduate ka ng high school. So, ang ibig sabihin niyan, kung sa atin sana, dapat may 72 units ka, o kaya naman katumbas ng tinatawag nating second year level. O kaya naman, kung may mga trade school kayo, certificate, test da, mga ganyan, baka pwede nyo nang ipakita yan. At lalo na kung may training and kung baga ay medyo kaya naman do sa mga certificates ninyo. And of course, hanapin nyo lamang yung mga specific skills. So, good luck sa inyong paghahanap dito sa cook. Okay, halimbawa naman, clerk or sales clerk ng Rubicon Pharmacies ng Langenberg. Isang kailangan nila, tingnan natin kung full-time ba. O, ang hinahanap ay part-time. So, medyo lalampasan na natin yan. Ganun lang po yun, ano? Okay, halimbawa naman, food service supervisor, Old Sunny Boy Esso, Subway ng Chamberlain. Ang isang kailangan nila, posted din ito sa my Job Bank. So, tingnan natin ito. Ayun ang kailangan nila. This is full-time, $13.50 per hour. At posted din siya sa Job Bank. At buksan nyo lang sa Job Bank kung gusto nyo pang ipagpatuloy yung inyong pag-search at pag, syempre, pag-scrutinize sa mga job, particularly dito sa my SaaS jobs. Okay. Nagkaroon lang ako ng interest dito sa may vendor ng North American Midway Entertainment Canada Corporation ng Regina. So, kung titingnan natin, posted ito November 12, 2021. Ano kaya ang meron dito? Vendor daw siya. North American Midway Entertainment Corporation, ang sabi dito, seasonal full-time, 30 ang kailangan nila. Yes, marami silang kailangan, pero seasonal full-time ang kailangan nila. So, ano ba itong vendor naman ito? Usually, nagpapalipat-lipat sila ng lugar, kaya ang employment terms nila ay binibigay usually seasonal. Full-time siya, pero seasonal. So, ibig sabihin, they can't give you a full-time job in terms sa immigration na pagpaproseso ninyo ng papel. So, ibig sabihin, hindi kayo makakahanap ng permanent residency ninyo. No? Okay, let's go find another one. Okay, this one here, line cook ng Rogers Grill, Prince Albert. Posted siya ng November 12. Isang kailangan niya, so tingnan natin, line cook. Rogers Grill, $15 per hour sa my Prince Albert. Isang part-time ang kailangan niya. Length of service, full-time, 50 hours by weekly. So, ibig sabihin, part-time siya, pero ang length of employment is full-time. So, ibig sabihin, part-time, full-time. Therefore, pwede nyo kausapin yung employer nyo, sabihin niyo na you are looking for a full-time job and you are looking for a immigration papers. And if you are willing, sabihin nyo doon, to apply for labor market impact assessment. And then, baka pwedeng kunin mo ako, sabihin yung ganun. And then, malay natin, hindi po ba? So, walang masama doon kung willing lang naman sila. Kung hindi, hanap tayo ng iba. Okay, this one here, light duty cleaner ng Heyman Cleaning Services LTD ng Saskatoon. 6 ang kailangan nila. So, tignan natin dito, Heyman Cleaning Services LTD, $16.50 ang kailangan nila in Saskatoon. Nag-post siya noong November 12, 2021. 6 ang kailangan, full-time ang kailangan, full-time, 30 hours per, or 32 hours per week. So, not bad, that's still a full-time job hours. So, experience 7 to 11 months. So, kung may mga experience kayo ganyan, posted din siya sa may Sask jobs.
or I'm sorry, sa may job bank. At ito yung mga skills and abilities na hinahanap nila. Dapat mag-appear ito o kaya naman sa mga resume ninyo, dapat ito ay mag-appear din. Ibig sabihin, mag-match kumbaga para na sa ganun, ah, pwede ito. Baka pwede kong ikunin ito ng LMIA. Hindi po ba? Okay, another one naman sa mga hotel, no? Guest service representative, this may be the last, ng Holiday Inn Hotel and Suites sa may Regina, dito sa Regina, isa ang kailangan nila, let's go for that. Ang kinakailangan nila ay full-time, part-time. So, full-time, there's a chance, pwede maging part-time. So, tignan nyo lamang ito, mag-email lang kayo sa contact na details nila. And, tignan nyo mabuti, baka, ano ha, baka may nagpo-post din ng ibang ganito. I mean, baka scam, pero sa tingin ko, kompleto naman yung details nito, nang nag-post nito, hindi naman siguro ito scam, ano? So, pag-aralan nyo rin mabuti. Okay, last na ibibigay ko sa inyo, food service supervisor ng, ito, hindi natin alam. Employer number lang ang binigay ng Saskatoon. Tatlong job ang ibinigay, August 7, 2021 ang ibinigay. So tignan natin, baka hindi pa sila nakahahanap. August, September, October, November, medyo mahahabang panahon na nakalipas, pero go try pa rin kasi nakapost pa rin naman ito dito. Okay, so ang hinahanap nila ay tatlong tao, full time ang kailangan nila, at ang rate nila is 12 to 14.50 per hours. Ang education completed at least some secondary school. So ito yung mga details nila, and then you can apply to this contact email sa may panagopizzasaskatoon@gmail.com. So i-attention nyo lang, kunin nyo lang attention ng manager. Okay, so good luck and God bless sa inyong paghahanap dito sa may SAS jobs. At dalangin natin palagi na makahanap kayo ng trabaho nyo papunta dito sa Canada through this SAS jobs. Remember po ha, SAS job is not a recruitment agency. Ito po ay job posting site ng Saskatchewan dito sa Saskatchewan, Canada. Oo na, sige na. Mahirap na talaga maghanap ng trabaho. Yes. Pero kung matutumpungan mo yung talagang para sa'yo, tsaga-tsaga lamang upang nasa ganun ay... marating din natin yung ating mga pangarap sa buhay. Although sinasabi natin na sa isang trabaho, more than 100, kuminsan pa nga yun naghahanap ng trabaho sa isang particular na job na ito, huwag kang titigil. Ang lagi nating pinapayo, always do your assignment, CRS. Yung score ninyo. I-score ninyo yung sarili ninyo upang nasa ganon ay, ah, para sa akin to. Ah, hindi para sa akin to. Ibig sabihin, the more na mas higher yung score ninyo sa CRS ninyo, kahit na ano pa man, express entry, sample man yan, o kaya naman federal skilled man yan, o kaya naman low skilled man yan, o kaya naman sa may direct hire express entry man yan, provincial nomination, gawin nyo pa rin yung assignment ninyo na CRS, sapagkat makatutulong ito on how to assess yourself para na sa ganun hindi na kayo mahirapan pagdating ng panahon na kayo ay nag-a-apply papunta dito sa Canada. Well, maraming salamat po at kita-kita tayo sa mga susunod na vlog pang muli. Maraming salamat at kita-kita tayo. Paalam!